hello guys! Nandito na naman si Ate Lan at magbibigay ng tip kung paano natin ito magiging non-stick. So, ito guys ay napanood ko lang. So, ating gagayahin. Itong kawali ay nabili ko sa halagang 400 plus ata. Hindi ko na maalala kasi pinanggal nila. Pero bago pa to. Oh, bagong-bago pa siya. So, dahil nagpapa-order tayo ng panset at mga bila-bilaong mga pang merienda, bumili ako ng mas malaking kawali para isang lutuan na lang. Kasi yung ginagamit ko ay numipis na siya. So, nung napanood ko yung video yon, sabi ko itatry ko nga siya. So, samahan nyo ako kung paano natin to magagawang non-stick at kung totoo ngang kayang gawin siyang non-stick. So, tara na guys, simulan na natin. So, first, hugasan muna natin yung ating kawali. Hugasan muna natin siya at tanggalin. Susin. Ayan. Ayan, tapos na natin siya hugasan. Atin naman siyang isasalang na sa apoy. So, ayan. Isasalang natin siya, guys, sa lakas na apoy. So, ayan. Antayin natin siya na parang mangitim. Ayan, nakasalang lang siya. Habang nakasalang yung aking munggo. Guys. So, ayan. Ilalagyan lang natin siya ng mantik ay bawang. Bawang at lalagyan ko ng bawang at saka asin. Wala lang. Gusto ko lang.
kanyang tubig. Lagay ulit tayo ng oil. So, bawasan natin ng mantika. So, after 1 hour, hindi po siya nagbago ng kulay. So, ganyan pa rin po siya. Gusto ko sana mag-dark pa siya, pero hindi na siya nag-dark. So, ayan, tinanggal ko na siya sa apoy. So, next natin gagawin ay... Masok na yung uli ang ating kawali. We're almost done na. So, hindi siya nag-iba. Ayun lang yung kanyang...
Thank you.